Welcome po sa another video ng Mojo Shop. Ako po si Jojo Avellano, by the way. Ito po yung topic ko ngayon. It's about... teka. Ito. Tuturo ko sa inyo paano install to at ano ang advantage nito. Sana po samahan nyo ako sa video ko para matuto tayo pare-parehas. Tara! Ito yung stock na extension nitong cambio natin. Ito. So mapapansin natin, ito siya. Yan. So nakaganyan yan. Mapapansin niyo na napupudpod yung bakal na to. Kasi especially pag maulan, hindi natin nalalagyan ng langis or grasa. So ito yan, nandito nakakabit. Yan. So tuturo ko sa inyo kung paano install to. Paano kabit ng maayos yung hindi sumasabit, yung mga swabe ang kambyada natin. So tara, simulan natin ang trabaho. Okay guys, bago tayo makagawa ng ganitong extension, kumbaga connector, para mag-connect tong dalawang pyesa natin na to, meron tayong gagrinderin muna. Kasi mabibili natin tong parts na to, is wala siyang connection, yung connector na ganito. So mabibili natin to is ganito lang. So gagawa tayo ng bolts, straight bolt para mag-connect silang dalawa. Kaya materialis po natin syempre itong bearing na to. Ewan ko kung ano tawag dito. Basta yan na yan. End bearing ba o anyway. So dalawa sya. Yan, dapat magkaganyan. So basically kailangan natin ng bolts, size 10 bolt. Ang alam ko, wala kang mabibiling isang diretso lang na ganito. So, nag-improvise ako ng tornilyo. Then, itong mga nut niya. Nga pala, gumamit kayo ng stainless para pang matagalan na. Kasi meron nabibiling ganito, yung ordinary bolts. Kakalawangin po yan, especially ngayon, maulan. So, I suggest na gumamit kayo ng stainless bolts. Ngayon, tatanggalin natin itong pinakaulo na to. Gagrinderin lang natin para mapag-connect natin silang dalawa. Okay? So, kailangan nyo ng grinder. Ito yung grinder. Putulin nyo lang yung ulo na to. Nga pala, mag-ingat kayo sa pag-grinder po. Mga paps, mag-ingat po. Mga ma'am, mga mag-DIY na mga malalakas na loob na mga kababaihan natin dyan. Mag-ingat po sa pag-grinder. Wear gloves at ipitin nyo ng vice grip para mas safe. Okay, ipitin natin ito ha. So, proseso natin is tatanggalin natin yung ulo para both end may roscas. Okay? Ito natin. Gagrinder tayo ngayon. Yan. So muli, mag-ingat po sa pag-DIY ng paggamit ng grinder, yung pag-hold ng tools na to, ng screw na to o yung bolt. Kasi may tumatalsik pong mga bakal-bakal diyan. Simulan natin. Thank you.
ingat po kayo kasi pag tapos yung grinder rin to, mainit po talaga to. So i sausaw niyo sa tubig para hindi kayo mainitan, ha? Narinig niyo. Tumunog-tunog pa. Ngayon, pagka grinder po natin, mapansin natin na sumbaga hindi siya solid na maganda ang tabas. So, gagawin natin, kinisin niyo po yung mga sobra-sobra na yan. Pag hindi nyo po pininis yan, hindi papasok tong bolts natin. Yan, so makita nyo, pasok agad. Kasi tinanggal natin yung sobra-sobra sa dulo. So suggestion po ulit, i-double nut po natin para mas maganda ang kapit niya, para hindi matanggal. Kasi usually pag syempre moving parts po yan, may tendency na matanggal po yan kapag hindi nyo dinouble nut. So again, use stainless bolts and nuts para mas maganda at hindi kakalawangin. So ayan. Tapos kunin yung parts. Again, size 10 bolts, stainless bolts ang ginamit ko. So para long lasting, walang kalawag. So ayan na siya. So ayan. Meron tayong soft pedal chubachuchu, tawag dyan. Ewan ko, nakalimutan ko tawag dyan eh. Basta soft pedal extension, basta. So meron tayong dalawa. So, install na natin to. Samahan nyo akong muli, kakabit natin sa motor. So, tanggalin nyo lang po yung clip na to. Kumabit kayo ng long nose o pliers para maalis nyo yung clip. Tapos tulak nyo to. So yan, tanggal natin. Ngayon, isentro nyo po yung extension na kakabit natin na pyesa na to. Tapos hanapan nyo siya ng magandang posisyon. So, I prepared na yung iba kasi, ganito ko mag-install. Okay naman yan, kaya lang, parang hindi ako kumbinsido kasi tumatama rito. Pag nilagyan nyo ng allen bolt to, nalagyan yan, may tendency na kumaska siya rito. Ayan o, tumatama. Ito, ito. Tatama dyan. Kaya zoom in ko ha. So ayan. So mapansin nyo, nakausli yung tornilyo. May tendency na tumama siya rin. Sumabit, ayan. Kita nyo. Ayan, sumasabit. So, para sa akin, mas okay yung installation na nakaganyan. Ayan. Una, hindi siya sumasabit. Pangalawa, straight yung ano niya, yung pagtulak dun sa kambyada. So, install natin. Ayan. Kasi parang
tingin ko pilipit pag gano'n ang pagkaka-install eh. So, hinanapan ko siya na maganda posisyon. Kuha kayo ng Allen wrench. I-screw nyo. So, lagyan nyo ng washer yung likod kasi anything goes na matanggal tong bearing na to, at least may washer. So, hindi siya kakalog. Para sa akin kasi mas okay yung posisyon na ganyan. Hindi pilipit. Hindi siya nakapilipit. Nasa sa inyo naman yan. Hanapan nyo na lang ng magandang positioning kung ayaw nyo ng ganyang klase. Pero ako, okay sa akin to. Ayan. Tandaan po, hipitan natin na maigi kasi may tendency malaglag po yan or mawala yung tornilyo. Kasi moving parts yan eh. Yeah, higpitan niyo po ng maigi. Yan. Tapos, pag nahigpitan niyo na, saka niyo higpitan dito. Huwag po natin kalimutang hindi higpitan to kasi baka mabunot. Mamaya tumatakbo kayo ng matulin tapos biglang natanggal yung connection na to, kaya wala kayong cambio. Ito, ginawa ko, dinoble nut ko para mas lock siya. Ayan. Okay. So, okay na ako. So, nakita ninyo, swabing swabe, walang sabit. Nga pala, kalimbawa nag-install kayo nito, huwag niyong kalimutan na total, natanggal niyo na rin ito eh. Drasahan niyo na rin kasi kinakalawang po talaga yan. Ito, ano ito, yun yung maalog-alog. So, nung nalagyan natin ito, napalitan natin ng ganyan bearing type, itong extension and shifting natin, mapansin natin na hindi siya ganun kaalog. Hindi gaya nito, since bakal to bakal siya, napupudpud, ito hindi. Swabing-swabi. Ayan po yung advantage niyan. Okay. Disadvantage naman ito, kapag lumuwag to, tanggal yan, mayroon pa kayo maghanap ng tornilyo. If ever na meron kayo reseba, good for you. Yan ang disadvantage nito. Kaya, lagi nating i-check to. Kung lumuwag ba, o kung lumuwag, hipitan. So, yun lang naman. Tapos, once in a while, lagyan nyo ng lubricate, i-lubrication nyo. Ayan. Kuha lang kayo ng spray na lubricant. Ayan. Kasi bearing po yan. Kailangan nyo ng padulas. Para swabe. Merong seller nito kung tinatabad kayong gumawa o umorder. May mga seller naman ito. Ako, nagbebenta ako nito. Ayan. Murang-mura lang. Budget meal. Budget meal price. So, available po ito sa Mojo Shop. Kung gusto ninyo, drop by kayo rito. San Jose del Monte, Bulacan.
available po sa shop ko to. Maraming salamat po sa panonood ng video ko. Nawa, kahit pa paano, nakatulong tayo sa mga ka-rider natin, especially yung mga nasa probinsya na umaantab at patuloy na nanonood ng aking mga video. Sana po, igata natin ang mga sarili-sarili natin, lalo ngayon may pandemic. Stay safe po lagi. Lagi po magsuot ng mask. Ako nandito naman ako sa shop ko, so ako lang mag isa rito, so hindi na ako nagmask. Well, anyway, maraming salamat po muli, and God bless.